mga kalovers. Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo dyan mga kalovers? Ako dito, ayos naman. Medyo pagod sa biyahe. Biyahe naman ang biyahe. Namigay ng mga flyers. Nagkakabit ng mga posters. Update ko dito ako nasa ngayon sa ano? Sa... ba to? Fairview, Quezon City, Fairview. Tapos nga naman na naghihintay mula umaga, naghihintay ako ng booking. Walang pumasok sa atin na booking, kaya mimigay lang tayo ng mga flyers. Tapos ngayong oras na to, nakapag vlog lang tayo dahil break time, lunch break. Yeah. Ang init. Mag-lunch break muna tayo mga kalabos ko. Dito lang tayo nag-lunch break sa ilalim ng puno. Ang hirap pala maging buhay rider mga kalabos. Noon na naisip ko noon na. Hindi naman siya mahirap mga kalabos yung buhay rider, kasi kung ano lang sana dapat yung company na yung online na apps na, kumbaga hawak mo lang sana yung oras mo, yun ang maganda sa amin kasi ngayon. Kasi hindi, kasi talaga kailangan mong 8 hours mag duty dahil mayroon pa kaming arawan. Tapos kung mayroon kaming booking, amin na yun, kumbaga extra income namin yung booking, amin na yun. Ngayon yung mga tips, amin na yun. Tapos mayroon pa kaming pair din na binabayaran ng company, hindi katulad ng ibang company na tulad ng Grab or Shopee na kuha ka lang ng parcel doon sa mga bodega nila or sa hub nila, yun ang ipamimigay mo. Hindi ganoon sa amin. Sa amin kasi kung mayroong booking, kung saan nakadestino yung customers na nagbo-booking, yun ang puntahan mo, tapos drop off, kumbaga pick up, drop off, yun ang sa amin. Kaya tapos ang namin sa company, dahil bago ang company, binigyan nila kami ng arawan. Yun nga lang, pagtsagaan namin yung 8 hours dahil kailangan namin ng pumasok talaga ng 8 hours. Kasi kung hindi kami pupasok ng 8 hours, or malate kami, or ma-advance kami ng uwi, deduction sa sahod namin na yung perde namin. Kaya mas maganda pa rin yung mga hawak mo lang yung oras. Kumbaga yung apps lang, kumbaga ano ba mga clubbers, yung maganda yung takbo mo lang yung kunyari may booking ka, may pumasok sa'yo na booking, yan ang kukunin mo, yung takbo mo lang yung kinakain mo. O ngayon kunyari lalabas ka ng mga alas 6 ng umaga, o yun, nasa sa'yo na yun. Kung may booking ka na agad-agad na, may booking ka, yung takbuhin mo. Ngayon pagkabandang mga alas, maybe alas 10 or alas 11 or something, pagod ka na, pwede ka na magpahinga. Pwede sabihin mo na, mamaya na muna ako magbiyahe. I-off mo lang yung apps na yun. Sa amin, hindi pwede dahil 8 hours kasi may arawan nga. Tapos kung wala pa kaming booking mga lovers, namimigay kami ng flyers ngayon lang. Kung namimigay kami ng flyers tapos umuulan, tiyaga kami na nakatambay sa daan. Dahil nag-checking din ang kusina namin, mayroon kaming location na nakikita nila kami kung saan kami. Mayroon kaming apps na dinadownload na nakikita nila kami, kaya hindi mo rin pwede sabihin na uwi ka sa bahay, pahinga muna, hindi pwede. Pero kung hawak mo lang yung apps, yung hawak mo yung oras, katulad ng mga joyride, kung kailan mo i-off yung apps mo, saka siya gagana na may papasok na booking. Dapat ganun, yun ang pinakamaganda. Kaya ako porsigihin ko din na ano ko lang ngayon, makabisado ko lang yung lugar ng NCR or Metro Manila. Makabisado ko yung Metro Manila mga kalabos, yun ang gagawin ko. Tapos ngayon sa ngayon na time is okay na yun, dahil may time pa ako na magbablog.
Tapos malalaman ko yung lugar kung saan ako pupunta mga clubbers, saan yung mga kalsada, anong lugar to, malalaman ko kasi inasayan ako kahit saan. Kasi ano ako eh, buong NCR, buong Manila ako. So malalaman ko yun. Siguro mga ilang months, alam ko na yun eh, kung maglilipat ako ng joyride or anong ano pa yan, yung iba pang company na hawak mga oras, hindi na ako mahihirapan. Kumbaga, step by step lang, hindi ko lang mamadaliin dahil nangyari na sa akin noon na nang mamadali ako. Ang ginawa ko noon, yung trabaho ako na nag-ipon ako ng ipon. Halos hindi ako gumala. Bahay, trabaho, bahay, trabaho, bahay, trabaho. Tapos ano pa ako noon na nagbabike lang yun noon. Bisikleta ako noon. Ay, una, hindi ako nagbibisikleta noon. Ano, may bus kasi yun eh. Kasi ano yun, sa ano, yung pass na trabaho ko. Bus yun, so nagbabas ako noon. Ang ginagawa ko noon, yung bus kasi is 2 dirhams yung ano pumasahe, which is equivalent siya sa ano 2 dirhams equivalent siya sa 30 equivalent siya sa ano 30. So ang balikan mo umaga pupunta ka doon sa trabaho mo di 2 dirhams pagbalik mo 2 dirhams, so 30-60 kada araw-araw mo, 60. Ang ginawa ko ngayon noon, unang pasok ko noon, naglalakad ako. Yung ano, yung ipapamasahe ko sa bus, inipon ko yun sa ano, baso, mga lovers, tapos inipon ko na ipon. Pagdating ng end of the month, dalhin ko yun sa ano, yung parang kantin doon, bakala yun eh. Parang kantin, bakala yun kung doon pa sa lugar na yun. Ngayon, ipapabuo ko yun. Yung 60 yun kada araw-araw, mabuo yun. Pagka nabuo yun, punin ko na ipunin yun. So magmamadali ako yung time sa ano magmamadali ako, sige, trabaho, hanggang inabot ako ng parang nabuboring na ako mga kalabas. Tapos nung nabuboring na ako, isip-isip ko, bakit lagi lang ako nagtatrabaho ng ganito ganyan, hindi ko naman muna na-enjoy yung sarili ko. Bukod doon, hindi pa ako na-enjoy noon na kasi ano eh, ano kami, ano kami mga clubbers, yung mahirap lang ba kami? Kahit hanggang ngayon, sobrang hirap ako. Kaya minsan naisip ko na bakit laging ganun. Pero yung time na yun, nakaipon ako yung mga clubbers. Kaya nga lang, dumating sa punto na parang naboboring na ako. So, running past, hindi ko naman sasabihin. After mga 5 years, meron akong anong ipon noon. After 5 years, parang, naano ako, parang, ano itawag ng mga clubbers, naligaw ng landas sa Tagalog. Yun yan. Naligaw ba ng landas na punta sa mga na ano, meron din akong mga napabarkada na pangiti na, kaya isa din yun yung mga kalabas, yung mga yung barkada nakakasira din, di bali yung sarili mo lang ano, pag talaga yung barkada, meron naman barkada na nakakatulong sa iyo, pero but ano, mostly nakakasira talaga mga kalabas, lalo na yung mga barkada mo na may mga bisyo. Yun ang nangyari sa akin. So ang ginawa ko, napaligaw ko landas noon. Yun yung mga ano, unti-unti yun ang mga naipon ko, unti-unti yun na ano nakukuha ko. Tapos dumating yung time na wala akong trabaho mga clubbers. Tapos nang wala akong trabaho, yun na wala naman akong income. So tapos meron pang time na basta masilan mga clubbers, na parang tawag na yung na ano, napasama ako. Kaya parang ano, nakulong parang ganyan pa. Ayaw ko lang sasabihin kasi saka na lang mga clubbers, abangan nyo lang, sasabihin ko din yan. Kaya ano, mainam talaga yung focus ka lang sa sarili mo. Ngayon nagpo-focus muna ako, stepping stone ko lang yan mga clubbers. Pagdating ng ano, mga ilang months, alam ko na yung Metro Manila, so pwede na ako lilipat yun sa company na sinasabi ko na hawak mo yung apps lang, na hawak mo yung oras mo. Pwede ako nun.
lalo na ngayon. Ngayon nga, ano, bago lang ako umpisa sa pagtatrabaho, pag-iikot ng Manila, pero halos kabisado ako ng mga kalabas kasi mabilis ako, ano, eh. Matandain ako, eh. Pag nakikita ko yung daan yan, nadaanan ko na. Parang ganun ako, nadaanan ko na yan. Dito ako. Hindi ko na susundin yung maps. Yung mapa, hindi ko na yung susundin, mga kalabas. So, shortcut na ako yan. Kasi kung susundin mo yung mapa, mapapalayo ka. Pasabihin sa mapa, ikot ka dito, ikot ka dyan. Ayun pala, one way or toll fee, may toll fee, expressway, katulad ng ganyan. So, abangan nyo, mga kalabas, yung mga ano, idudugtong ko dito na ano, na vlogs, dahil mahaba na, eh, mahaba ang ano, mahabang kwento. Kaya prosigihin ko na lang na malaman ko ito Manila, tapos lilipat ako ng ano, ibang company. Ngayon, pagtsagaan ko lang muna, dahil mahirap talaga, kalabas, yung wala akong income, lalo na sa akin, wala income, mahirap, wala akong inaasahan, eh, mahirap na. At saka mahirap pa, mga kalabas, yung aasa ka sa ibang tao. Aasa ka sa ibang tao, di mo malalaman yun na mabait siya ngayon, mamaya, siyempre, mapagod din yun. Pagkukwintahan ka, yun na pinakaya ko, yung pagkukwintahan ka. Kaya, shout out sa lahat ng tunay na tao na tumutulong. Shout out sa lahat ng mga tao na malambot ang puso, tumutulong ng maayos. Yung wala kang maririnig na kwenta, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. Saka yung mga nagsuporta sa akin, mga kalabas, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang muna to kasi mahaba na, eh. Mahabang kwento. Sa susunod na lang, magkukwento tayo, yung magla-live ako, mga kalabas. Bye! Ang Robinson AC Mart Fairview, Quezon City, mga kalabers. Ito yung views dito, Robinson AC Mart sa kaliwang banda, sa Prusiana na yan, flyover, daanan ng ano, Twin, ng Twin. Tapos sa ano, kanang banda, mayroon siyang drive-thru ng Jollibee, at saka sa harap mayroong Mang Inasal. Kaya pasyal na kayo dito. Hindi kayo magugutong, mga kalabers. Ubos din ang pera nyo.